morning po mga kapuso. Good morning sa Marikada sa unang init, no? Good morning, Luan. Good morning, Rhea. Good morning sa inyo dyan sa studio. Medyo hindi namin kayo narinig kasi ang lakas nung ano eh. Nung pabutok dito agad-agad. Pero kanina pa, nag-kick off ang ating Chinese New Year celebration kahit sa Webes pa, tama ba? That's right. 19 tama. Pa ang Chinese New Year. Year of the Wood Sheep tayo, mga kapuso. Yes. Sino ba mga swerte ngayong taon? Aalamin natin yan mamaya. At meron din tayong inihanda na mga pampaswerte para sa pag-prepare natin sa Chinese New Year. Alamin nyo rin yun mamaya, mga kapuso, tutukan nyo yan. I'm sure marami kayong makukuha dyan. So, lucky charms. Yes. Meron tayong mga pampaswerte pag kain, pang-business, pang-karera, pang-personal, lahat yan pag-usapan natin. Pang-display sa bahay, pang-love life, lahat kasama. Correct. At kung napapansin nyo ang mga ating mga dragon dancers, talaga naman kahit sa malls meron, no? Correct. At dito syempre, sa sentro ng selebrasyon, ang Binondo, Manila, talaga namang Lunes ng umaga pa lang ay nagsa-celebrate na ang unang dinner. Yes. Ito na, abangan ninyo ang ating kick-off ng celebration ng Chinese New Year. At ito nga, Luwa, no? Tatlong araw bago ang Chinese New Year, hindi pa naman tumataas ang presyo ng mga bilog na prutas sa mga pamilihan. Pinaniniwalaan nagdadala po kasi ng swerte ang paglalagay ng 13 bilog na prutas sa pagkainan tuwing Chinese New Year. Sa Kamuni Market, ang orange, green apple, red apple at peras nagkakahalaga ng 30 piso kada piraso. 15 pesos naman ang Fuji apple, ang lemon at kiwi, 25 pesos kada piraso. Yung pongkan, ang matamis na pongkan, 10 pesos kada piraso. Habang ang kiat-kiat na paborito ni Susan, bayabas at melon ay 70 pesos kada kilo. 300 pesos kada kilo po ang mangosteen at seedless grapes. Ang suha naman natin ay 150 pesos kada kilo. Habang ang galandan ay 40 pesos kada kilo. 24 oras ng bukas ang mga tindahan ng prutas. Ipunin nyo na yan.